Morning guys, it's Saturday and it's Apo Island Day! Yay! Okay, so punta muna tayo sa palengke and sa bangko bago tayo pumunta dun sa station ng bus going to Apo Island. Because we're gonna do some snorkeling today and we need to prepare and we need to buy some supplies such as food and water because I doubt kung... Yeah, meron naman dun pero I doubt kung mura. Okay, bibili tayo ng water dito and some snacks. And maybe lunch siguro doon na lang para mainit-init pa. Alright, so tara! Punta tayo sa Apo Island, guys! Yee! Guys, sa Thailand, merong mango sticky rice. Dito sa Dumaguete, merong chocolate sticky rice. Alright guys, nandito na tayo sa Malapatay, and lalakad lang tayo pupunta ng wharf para mag-rent ng boat. So, hindi pa nagsasabi guys na DIY ito. So, you have an option to book your tour in your resort in Dumaguete or via Klook, yung mga online booking. Pero, kami, we opt to just go here para ano, mas DIY. Kasi mas gusto namin mag-explore, saka syempre, mas magtipid to. Parang ghost town guys, tingnan nyo. Oh, parang ghost town. Pero sige, siguro nga maago pa. It's around 7:41 on my clock. So tingnan natin ha kung may mga ano na doon, kung may mga van na, van tuloy. Ibang, kung may mga boat na doon. Let's go! We're now riding the boat going to Apo Island. So, mamaya ko na lang i-detail yung mga binayaran natin dito. Sa boat, terminal fee, environmental fee, and yung guide natin. So for now, let's just take the boat first. 30 minutes daw yung boat going to the island. So tara, let's go! So eto yung Malapatay wharf. And here's the beach. Guys, so, love, yung beach reminds me of ano, Sambales. And here's our boat. So, pangalawahan lang pala. Pero sabi nung, ano, kung tayo daw tatlo dito. So, ayan. Ayan, sige, sunblock by Bello. Okay, nasa Apo Island na tayo. Nakalalay na lang. So, punta muna tayo dun sa tourist area pala. Oh, love oh. Love. Magnet, mamaya. Bili tayo mamaya ng magnet. Magkano yung magnet niya? 75. Mamaya. Thank you. Ayan. Hello. So naglalakad lang tayo papunta dun sa snorkeling area and yung mga tour guide. Magabayad na tayo ng tour guide, 300 per head. Kasama na lang yung snorkeling gear, vest and mga flippers. So, let's go. Si Kuya Leo ang aming guide.
So dito lang pala kahit sa shallow water daw nakakaano na kami. Makakakita na kami ng mga turtles. Oh, sabi rin naman. So ayan. Kaya may mga kainan diyan ano? Oh, meron din. May mga kainan diyan mami. Hindi mo kailangan mag-rent. Na hindi mo kailangan mag-rent ng 300 na cottage kainan. Saan to kalira kanya? First time kong gagamit ng first. Hindi ako magamit dito. Kasi kasama sa package siya 300. So why not? Pag hindi ako sanay, hindi tayo hindi. Tanya si Koy Neyo, in-assist tayo. Ay, teka, teka. Ay, well, let's go guys. Let's hunt some turtles. No, hindi naman natin i-hunt. Parang mahirap maglakad pala. Yung ganyan na lang ako. Hirap maglakad pala pag may ganito. Kalikod na lang sir. Yan, ganyan. So, hirap maglakad. Pag may flippers. Tingin yung flippers. Kaya, ano na lang tayo. Sa likod na lang. Kasi kasutin ko itong GoPro na. Step, mama, step. Okay, let's do it. Turtle sa ilalim, nakita nyo ba? Ang laki ng turtle. At nakakatakot din siya actually. Nakakatakot sa hawakan at lapitan, pero kaya naman. Pero sisip pa tayo, sleeping pa natin si turtle. Then, ano, actually, ano yun, part 1 yun, dahil
punta kami sa kabilang side ng island, ng Apo Island, para mag-beach. Tapos later, ginag-go down daw sa bundok, parang sa lighthouse yata. And sobrang tulip ng turtle and coral. Grabe. Nakalimutan ko yung binayad yung tricycle sa bangka. Kung nakita ko yung mga turtles and yung mga corals dito. Guys, ito ka, I love El Nido pero mas maganda dito kasi sa El Nido. Kasi dito buhay na buhay mga corals, kasi may mga kulay siya. Although may mga nakita akong corals na medyo namumuti na, siguro dahil sa pagtaas ng temperature ng dagat. Pero sin magaganda pa din siya. At buo-buo pa yung mga corals. Like nga din sa El Nido, medyo ano na siya, may mga part na basag-basag na yung corals. Siguro sa mga hindi napupuntahan ng mga turista, hindi pa ganun kasira. Pero majority kasi dun, ano na, sira na. Pero dito, super ganda pa nung coral reef dito. And the thing, nasa shallow part pa kami, wala pa kami dun sa malayong part ng Apo Island. So, yeah, naglalakad kami dito ngayon sa town, sa parang community ng Apo Island. Pupunta kami dun sa beach area nila. So, tara! Lakarin natin dito sa kabilang side ng Apo Reef. Ay, ng Apo Reef tuloy. Apo Island. So, yan, hindi sa beach. Sabi nila yung beach, pero hindi sa beach. Pero, yaman na. Hindi sa yung beach na sand na pwede paduguan. Pero pwede naman, I think pwede ka magdubog-lubog lang. Alam mo. Very clean, clear naman yung water. And, I think, ay, sarap ang inyong. I think guys, pwede maglubog-lubog lang. Oh. Diba? Pwede ka lang dito mag, ano, tampisaw. Sarap, oh. Wow! Siguro hindi ako lulubog yung ulo kasi nakasalamin ako ngayon. Mawala itong salamin ko kabago-bago. So far, na-enjoy ko itong Apo Island guys. Ang ganda. At, in-expect ko naman yung mga turtles, pero syempre, iba pa rin yung nakita mo na nandyan sila sa harapan mo, can swim with them. Syempre, masaya yung feeling, di ba? So, medyo malalim na siya, oh. Nasa dibdib ko na siya. Yan, ano, dito mga locals na guys, oh. Tignan nyo. Ayan, oh. Kung nakikita nyo yung mga yan, mga bangkayan ng mga mangisda na malalim na siya. Kata lang dala ako ng snorting para maganda rin dito. Maganda rin yata yung mga batuhan. Pakita ko na lang sa inyo. Kanila yung aking salamin para makasisid tayo. Kasi na-realize ko maganda pala rin dito. Ano pa tayo dito, makakita pa tayo ng turtle. Hello guys, so itong part na to ng Apo Island is almost the same din dun sa kabilang part. Yung, the difference is, I think, yung kabilang side, yung may mga pawikan, yung mga sea turtles ay protected area. Kaya wala mga nangyusta like what you saw earlier dito. And dito, yeah, medyo sabi nga ni Kuya Leo, medyo may sira-sira na yung, ano, yung mga corals din dito and yung mga stones. Kasi nga, may mga nangyista. Siguro, to get the fish, they have to, ano, to break the corals. May mga ganun kasing, ano, style or method ng fishing. Pero dito, meron pa rin magagandang corals. May mga magaganda pa rin na, ano. And I think, sagana dito kasi marami mga algae yata yung mga corals. Kasi siguro marami sila makakain dito sa park na to. Pero yun lang, walang pawikan dito. Walang mga sea turtles dito. So, pinapabalik na ako ni Kuya. Sabi, nang kasi delikado yata dito sa pinuntahan ko dahil madudulas daw. So babalik na ako doon sa may gitna lang, tapos siguro after this punta tayo doon sa may lighthouse, maglakad-lakad tayo bago tayo mag-lunch, and then siguro by 2 PM balik na tayo ng Dumaguete. Alright, so pero we'll see kung anong gagawin. Baka mag-swimming pa ako doon sa mga pawikan, baka makakita pa ng mga sea turtles. So tara, let's swim back to the shore. Pahinga si Tita Lana.
Mahinga. Taas pa guys, oh. Kung gali, no? Medyo matarik at medyo mataas at hinihinga niya ako at tilama rin. Pero ngayon, ganito na tayo, nasapusin natin to at umakit na tayo. Go! Strong yarn. Lakas yarn. Thank God for the sun. I thought kasi maulan kaya akala ko hindi ko makita yung ganito, pero ang ganda niya guys. So kasi ito yung dito kami nag-sumisining kanina dyan sa portion na yan. Balik tayo dyan later. Dito kami guys sa view deck ng Apo Island. And I would say na napakaganda ng view deck dito kasi kita ko yung shallow water na ayun ang natatamaan ng araw. Kaya napakaganda ng ano niya. Napakaganda ng view niya. Siguro 20 to 30 minutes lang pag-hike namin paakit dito. Medyo matarik lang. Pero full feeling naman kasi ang ganda ng view dito sa taas. And kita mo na yung City Hall. That's City Hall. At ito yung mainland na Dumaguete. Ayan, kung nakikita niyo siya. So, kaya very nice and very sulit naman yung bangka na 3,500 na binayad namin. And of course, the guide is sulit lang din, 300 pesos per head together with all the materials. And mamaya, I will enumerate and summarize all the expenses na incur namin dito sa papunta sa Apo Island. But for now, let's just enjoy the view at napakaganda ng tanawin at nabihayaan tayo ng magandang climate ngayon, ng magandang weather, mataas ang araw, although cloudy, pero okay lang. So, feeling ko guys, kung nakita niyo yung clouds na yan, feeling ko maulan dun sa may Dumaguete, maulan dun sa mainland, pero dito ang taas ng araw, saya. Ano kaya yun guys, sabi ni Kuya parang cruise daw yan, yun, kung nakita niyo yan, ang laki nila oh, ang dami nila oh. Siguro nag-lunch sila. No? So, pahinga lang tayo dito. Tapos, baba na rin tayo. Siguro mag-lunch. O kung maaga pa for lunch, early lunch siguro. And then, right after that, snorkel uli tayo. Swimming with the pawikans. And then, we'll go back na sa mainland. And to relax and just eat ng proper lunch noon. Alright, so, yeah, sige. Rest muna tayo guys. Ayun guys, ang kanilang elementary school dito sa isla. Ah, diba? Nice. So, yung kapitbahay mo lang isu. Kakabalik, kakaduma lang namin galing ng view deck. Ngayon naman, punta kami dun sa shore ulit. Tapos, siguro lunch muna and then we'll snorkel again. Alright guys, so lunch na tayo. So, here's our lunch for today. So we have rice, we have pepino, we have pineapple and watermelon, we have a lot of shrimp, fish, pork, and we have vegetables as well. And we have this mini coke. So this is, I think, 350 per head. So medyo pricey siya, but it's okay. You're in an island naman. So tara, kain na tayo! Kain na guys. Guys. Snorkeling time again! Here we go!
Yan guys, okay na naman ako at masaya naman ako at mas marami tayo nakita ngayon, no? Mas marami ako nakitang turtle ngayon kaysa kaninang umaga. Mas marami sa shallow water, kaya lang doon sa may malalim banda. Maganda kasi may dalawa akong nakitang turtle na magkatabi. Kaso nung napitan namin ni Kuya Leo, lumayo na siya. Pero still okay naman yung experience at masaya. Pati yung mga color reef dito maganda pa rin talaga. Kuya, ano yung mga itim-itim pala? Yung tinatawag dito, sir, tinatawag sa dito sa aming balat. Balat? Ano yun? Kinakain din niya? That, sa sabi daw, sa halangan, tinatawag sa mga Chinese, kinakain daw. Sa mga pala sa amin, hindi kinakain. Nandiyan lang siya? Hindi naman siya nakakasugat? Hindi naman. Basta dyan lang siya. So, balikan na natin sila na doon nakaupo sa may kinainan namin kanina. Alright, so one last bye sa Apo Reef. Apo Reef, Apo Island. So here's our boat. Bye Apo Island. Bye. Bye turtles. So hi guys, good morning. So welcome back to our vlog. So I wasn't able to close the video yesterday because my GoPro died. And nakinabahan ako kasi akala ko hindi siya nag-charge dahil hindi siya nag-blink when I was charging it. But anyway, it worked naman during the night. Kaya yun, so the GoPro is working. We can use it today. But to close this vlog, I'm gonna tell you or gonna summarize all the travel details and the expenses of our Apo Island trip yesterday. So, by the way guys, we're here in Loxin Ancestral House, our Airbnb for this trip in Dumaguete. So if you want to book this, just go to Airbnb and search for this place in Airbnb. So this is located along Loxin Avenue, corner Santa Catalina. It's steps away from Rizal Boulevard, you know, the main thing here in the city of Dumaguete. Okay, to close this vlog, so we went to Apo Island yesterday. So from the downtown, we took a tricycle going to the terminal going to Malapatay. So the tricycle cost us 15 pesos per head. And then once in the terminal, we took a jeep, and the jeep cost us around 35 pesos, and the travel time is around 20 minutes to 30 minutes. So once you're in town, just tell the tricycle driver to drop you in the terminal going to Zamboangita or Malapatay. They know that for sure because a lot of tourists are doing the DIY in Apo Island. Alright, so once in Malapatay, so we just walk around 5 minutes to 10 minutes walk because there's no sun yet naman in the morning. Yeah, we just decided to walk going to the wharf. So once in the wharf, the locals will welcome you and then you will pay 5 pesos per head for the entrance fee, and then they would show you the list of the prices of the boat. So our boat is 3,500. It's good for three. And then as your group grows, the boat becomes bigger as well, and then tataas din yung presyo, right? So in some vlogs that I've read, the boat would cost you 2,500 for 4 packs, but that's the old case now. That's around 4 years ago now. But right now the case is, I think the cost is 3,500 for 3 packs. So we got that boat, and then we proceed na to the island, and then the travel time was around 30 minutes going from Malapatay Wharf to Apo Island. So once you approach the island, so the water becomes very clear. So ang ganda niyang tingnan. And then pagbaba namin ng boat, our guide fetch us, and then sinamahan niya kami dun sa tourism or sa DNR yun to pay the 1,100 pesos environmental fee. That's just very quick, and right after that we proceed to the tour guide operators. It's a co-op, right? So
we had some quick orientation on how much is the tour guide package. So the tour guide package is 300 pesos per head. That is inclusive of your snorkeling gear, your life vest, the fins if you want to use it, and aqua shoes. And also, the guide will also have this parang ano parang lifeguard na parang salvavida, the orange one. Then he will bring that all throughout the snorkeling activity, because he will, you know, hahawa kayo doon, and then the guide has some rope, and then hihilain niya kayo. And then the guide will be the one to search for the turtles, tapos tuturo niya sa inyo pag may nakita na siya. So, ang ganda ng experience, ang ganda ng marine life doon sa Apo Island. Very protected kasi yung area na yun ng DENR, that's why you pay them 100 pesos. So I think that's part of the budget na ginagamit to protect the area. And also the you cannot swim without a guide in the sanctuary, because baka masira yung mga corals, so baka masugatan tayo kapag kasi mabato nga siya, dahil mga coral siya, kaya kailangan may guide talaga na nandun pagka mag-swimming ka. You can also go to the other side of the island just to swim. So the same thing, you need to have a guide, and your guide will assist you going there. And one spot that you can go in Apo Island is the Apo Island view deck. So it's around 30 minutes hike going up, and medyo mahirap siya, kaya make sure you bring water and you know, some enough snacks para pag magutom kayo while on train. Pero maganda naman yung view while going to the view deck. Ang ganda ng view deck mismo pag nasa view deck ka na. Makita mo where you swim and search for the turtles. So there. So dahil magaling yung guide namin, we gave him a tip, right? So that I will not tell you, because the tip would be based on your heart. On how much you want to give, right? So it's 300 pesos, that's her whole day, and I'm for sure the co-op will have a cut. So make sure you give your guide a tip, especially if they did well in touring you. Right, so that's it for the summary and the breakdown of the cost of our Apo Island trip yesterday. I hope you like this channel, and I hope you can also go and visit Apo Island. And guys, you have to protect our environment para in the future you can also enjoy it, and your children will also enjoy it, and the next generation will also enjoy Apo Island and its turtles and its coral. Alright, so thank you guys for watching this. If you like this vlog, kindly like and subscribe to our channel, and also leave a comment if you have a question, and if you have a suggestion. No? If you want to be notified for our next video, please hit the notification. That's it for now. Bye guys!